Magandang gabi lang sa nga ni Juan. Pakinggan po ninyo ako kung paano ko huhulihin ang isang bias na reporter o radio announcer sa kanyang pinagsasabi tungkol po sa kay BP Sara at saka kay BBM. Ang tawag po dito mga kababayan ay magko-content analyze po tayo kung talagang totoo itong mga pinagsasabi niya. No, mga kababayan, pakinggan po natin at bago po ito. Kaya makinig po kayong mabuti kung paano natin ilalaglag itong radio announcer na ito. Ang sabi ho, may kasabihan di ba, pag wala ang pusa, umiipalandaga. Mga kaibigan, ano ho, habang wala yung pusa, umiipalandaga. Ayan po, ha? Itong si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, nagsabi na ang gobyerno raw ay hindi dapat magpakita ng awa, ha? Sa mga kriminal at mga terorista. Ha? Yan ang sabi niya sa harap ng mga kausap niyang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ano ba ito, mga kaibigan? Kala ko Department of Education. Naku, tingnan niyo mga kababayan yung ginagawa. Department of Edut daw o Education. Alam mo, medyo kung magko-content analyze kayo mga kababayan, si Percy Labido kasi ay dilawan, ano? So tinatawag pang umi-epal daw siya, no? Tapos tinatawag pa niyang daga, no? Medyo, ano no, medyo hindi maganda ho sa pandinig po natin mga babae. Ituloy nga po natin. Secretary ito. Bakit nandun siya nakikipagpulong sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines? Mga kaibigan, siguradong kuhan yan, idadahilan yan, kuhan niya caretaker eh. Siyempre, walang presidente, natural, vice president ang titingin. Dahil ang presidente ngayon ay nasa Indonesia, no? Siyempre, caretaker siya, vice president siya. Walang pinagkaiba yan sa mag-asawa, no? Kapag wala ang nanay, o di yung tatay, kaya nga tinatawag natin na minsan kapag wala ng tatay, sabi ng mga nanay, tatay na, nanay pa. Diba? Kaya kung kayo ay magko-content analyze mga kababayan, itong sinasabi ng radio announcer nito, may pagkadilawan to or talagang dilaw talaga to. Tuloy po natin. Taker, bakit may banta ba ng terorismo? Wala naman ha. Ang banta dito, yung China. Wala daw banta ng terorismo. Tawag nyo doon sa mga kasama natin sa kabila or mga kaliwa, no? Hindi ba banta yung mga yon, no? O tungkol naman doon sa China na sinasabi niya, saan ba nag-umpisa yun? Sa panahon po ng mga Cory Aquino, no? Kaya talagang dilawan talaga itong mga kabayan, tuloy po natin. Mga kaibigan, yun ang dapat nyong bantayan. Pinahamak ng tatay mo itong Pilipinas, ha? Tingnan mo nga, ipinahamak daw ni President Duterte yung Pilipinas. Samantalang ramdam natin yung kapayapaan sa kapaligiran natin, no? Mga kababayan. Tingnan po uli natin. Pinasok niya sa gulo, ha? Para pagka nagkagulo sa Taiwan, ha? At China, idamay tayo, mga kaibigan. Kapalit ng proteksyon at pera. Ayan po, ha? Ayan ang direktiba niya. Ba, utos pala ito? Mga kaibigan, utos. Sa sit-down meeting, kasama ang mga security sector, ha? Bilang siya ay caretaker. O, yun, ang sinasabi, ha? Habang ang pusa o si Bongbong Marcos ay nasa labas ng bansa. Ayan, si Bongbong Marcos daw ay pusa, no? Hindi na ginalang, no? Pusa daw ang tawag niya.
kay Bongbong Marcos na sa labas daw ng bansa. Tuloy po natin. Para sa kanyang inaugural state and tourism visit, mga kaibigan, sa Indonesia at Singapore. Ang sabi ni Sara Jeng Potpot, our objective, ang layunin daw nila ay mapalakas ang umiiral na koordinasyon at palakasin, ha, yung inter-agency cooperation on issues concerning our national security in the country's development. Eh kasi walang ginagawa masyado yung presidente, no? Buti yan. Wala daw masamang wala daw ginagawang masyado yung ating presidente. Eh anong ginagawa niya sa Indonesia? Ano? Anong ginagawa niyon? Nagbublakbol lang? Okay na po ang ano, kayo na po mga kababayan ang humusga sa sinasabi po ng dalawang broadcaster na ito. Tuloy po natin. Lang, hindi araw-araw ang basketball. Kasi kung araw-araw ang basketball, baka nandun yan. Tingnan mo nga, pati yung panonood ng basketball ng presidente, no? Ginagawang issue. Ito pa. Ha? At kung araw-araw, may birthday party ng mga senador o ng sino-sinong government official at may kantahan, baka nandun yan. O, yan na, mga kababayan. Issue pa rin yan, ano? Ito pa. Pero, hanggang ngayon, wala tayong nakikita na nag-uumpisa na ang gobyerno para sa mga programa ng ating bansa kung saan tayo dapat lahat nakatingin. Di ba? Kasi merong may hawak ng timon eh. Meron tayong driver eh. Yung driver natin, yun ang nakaupong presidente. Ayan, malinaw mga kababayan, no, hindi pa raw nag-uumpisa yung gobyerno natin. Pero, yung ating presidente, anong ginagawa sa Indonesia? Hindi ba pag-uumpisa yun? No? Na humahanap siya ng mga kapital, no? Para sa ikaunlad ng ating bansa dito sa Pilipinas. Ituloy po natin, mga kababayan. Pero hindi tumatakbo eh. Hindi pa tinatapakan yung silinyador eh, mga kaibigan. Ayan, kung hindi ho kayo marunong mag-content analyze, mga kababayan, hindi pa raw tinatapakan yung silinyador ng sasakyan kasi hindi pa raw tumatakbo. Anong ginagawa nga? Ang tanong ko nga, anong ang ginagawa ng ating presidente sa Indonesia? Nagbubulakbol ba doon? O, yun lang po, ano, ito pa. Hindi natin alam, mukhang nag-iisip yung driver, ano ba gagawin ko? Mabuti kung nag-iisip pa. Ha? Papani ako. Yun mo, sabi niya, mabuti pa, baka hindi na nag-iisip, sabi niya, no? Ano kaya, no? Ituloy po natin, hindi na nag-iisip yung ating presidente, no? Yan, tuloy po natin. Nanonood lang ng basketball, at saka dumadalo lang sa mga socializing. Ano po? Ito'y sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga halaga ng bilihin at bayarin. Pati na ang dolyar po, pinabagsak na naman ang piso. 50. Ayan mga kababayan, yung pagtaas po ng bilihin ay ang dahilan po niyan yung pagtaas po ng oil or gas or diesel, ano, hindi ho kayang kontrolin yan ng kahit na sinong presidente sa Asia kasi hindi naman ho nagmumula sa atin yung gas, no? O, ituloy po natin mga kababayan. 7 pesos na po ang dolyar ngayon. Ano pa gagawin natin? Paanong ika nga gagaan ang buhay ng mamamayan kung wala naman tayong malinaw na ginagawa? Parang hinahayaan lang kung kailan mamamatay ito sa gutom itong mga tao na hindi na makaagapay sa taas ng halaga ng mga bilihin natin. Pagkatapos ito, sumuraw
mga kaibigan. Eh, Susmar Joseph, yung basta nasa gobyerno yan. Ha? Sa katotohanan lang. Mga basta kayo ng pondo, ha? Oh. Eh, diyan nagsisimula yung ano eh. Yung mga sumasama sa ano, sa mga ano tawag mo rito, sa iba't ibang ideolohiya, di ba? Mga kaibigan. Dahil nagkakaroon sila ng dahilan. Ano yung dahilan? Sabi nga ni Kauding Bartolome nung nabubuhay siya, kung gusto mong lipulin ng lamok, ha, linisin mo yung pinanggagalingan ng lamok. Ha? Hindi yung patay ka lang ng patay ng lamok. Yun, natumbok mo, ano? Sinabi niya, kung gusto mong ubusin yung lamok, eh, kailangan linisin mo yung pinanggagalingan ng lamok. Eh, kaya nga, ipinatanggal na ni BBM yung mga DA sekretary ng isang asukal, ano, yung SRA ba, mga kababayan, ano? Yung si Serapica at saka si Sebastian, di ba tinanggal na? Dahil nga yung pag-i-import ng 300,000 metric tons, ano? O ito pa, mga kababayan, di ba yan yung mga, yan yung pinanggagalingan ng maraming lamok, no? Itong mga DE secretary na ito, o ito pa. Bomba ka lang ng bomba ng lamok, pero yung kanal na pinanggagalingan ng lamok, hindi nyo nililinis. Eh, ano yun? Eh, hindi. Wala na nga eh. Nililinis na nga eh. Kaya ngayon sinasabi mo na pinanggagalingan, wala na. Yung mga corrupt, wala na. Isa pa yung, ano, yung sa fertilizer, ano, wala na rin, ano, tinanggal na rin, no? Or tatanggalin pa lang, ito pa. Yung corruption, mga kaibigan, eh hanggang ngayon nga eh, ni isa sa mga sumambulat, ha? Sa mga naglabasan ngayon, na bulgar ngayon, na mga katiwaliang nangyari sa nakaraang administrasyon. Eh, oh, huli ka, no? Ikaw na rin ang may sabi na sumambulat na ang mga katiwaliaan. Sino ba ang nagpasambulat? Hindi ba't si BBM? Yan yung sinasabi sa inyo kanina na, ano, na mga DA secretary, yan si Serapica at saka si Sebastian. Ano? O hindi ba nga? Ikaw na rin ang may sabi. Kaya yung ano mo, yung mga kinokontent mo, huling-huli ka sa sarili mong bibig din. O, ito pa. Ni isa dyan, wala pang nasasagot eh. Mga kaibigan eh. Himik lang sila eh. Ni isa, wala daw nasasagot. Eh, natapos na nga yung, ano, yung pagdinig ng mga senador eh. No? Nasagot na nga eh. Doon sa, kung naalala nyo mga kababayan, pinirmahan yung pangalan ni Bongbong ni PBBM, ano? O, siya na rin mismo may sabi mga kababayan. No? Ito pa. Na pinababayaan, siguro. Baliwala naman yan taong bayan kahit na ilabas niyo nang ilabas ang mga irregularidad na nangyari sa administrasyong nagdaan, eh baliwala yan sa taong bayan, papalakpakan pa nga kami ng mga iba riyan eh, ha? Lalo na itong troll na kukunti lang, di ba? Kukunti lang yan, marami lang yan sa social media. Bakit? Eh puro fake ang account niyan eh. Nakita ninyo itong customs daw? Itong nakaupo dyan na commissioner sa customs? Gumagamit daw ng troll, mga kaibigan. Nadiskubre kasi yung kanilang mga post sa patungkol sa Bureau of Customs, eh, kwanho, ha? May mga comments, di ba? May mga reactors o mga nagre-react. At tinignan isa-isa yung mga nagre-react, pinuntahan yung mga profile. Eh wala eh. Mga dayuhan, foreigner, yung mga litrato at kung ano-ano. Ay siyempre, mga pangalan, yan ang uso ngayon eh. Yung pangalang di pa na-invento, in-invento rito sa social media.
Ha? Wala na ho tayong nakikita pang ano muna eh, ngayon eh. Wala tayong nakikitang direksyon na patutunguhan itong ating bansa, ha? Sa pangunguna ng... Oops, sandali lang, no? Kapag ka sinasabi mong walang direksyon, eh, ikaw lang may sabi nun. Sa amin, malinaw, no? Malinaw na may direksyon ng ating bansa. Nag-uumpisa na nga sa Indonesia. Pangalawa, pinatanggal na yung mga corrupt dyan sa mga... sa ano sa Department of Agriculture kagaya po ng SRA, no? Ano pa ba? Siyempre, hindi naman agad-agad natin mararamdaman 'yan, mga kababayan, kasi ang pinag-uusapan natin yung agriculture. Eh ilang araw pa lang ba si BBM, no? Eh meron na nga siyang tinatawag na masagana 150, ano ba yung masagana 150? Ito yung mag-aanig ang mga kababayan sa isang ektarya ng 150 kaban na dati, kung aanig ay 86 to 120, no? Dahil kahit na sinasabi natin na mura yung palay, eh kung aanig ka ng masagana 150, eh talagang kikita ka. Tapos yung fertilizer, ang ginawa po ni BBM, mga kababayan, sa Indonesia, government to government na. Ibig sabihin, magmumura yung fertilizer kasi siya na ang bibili at yung tao na ang bibili sa gobyerno. Eh, diba? Yun. Kung hindi ho kayo marunong mag-content analyze, mga kababayan, talagang ano eh, masisira kayo sa mga kwento ng isang radio announcer na ito na halatang-halata naman na makadilaw. No? Ito, ituloy po natin. Gobyerno natin. Mga kaibigan, ewan ko kung may gobyerno pa tayo. Ha? Eh mukhang wala. Ayan. Ewan ko kung may gobyerno daw tayo, no? Eh kami meron eh. Ikaw, ewan ko lang sa'yo, no? Wala namang gobyerno eh. Puro ceremonial ito eh. Ha? Puro mga kwan lang ito eh. Kurtina, mga kaibigan. Eh mabuti pa sa kanila yung monumento. Naiihian yun eh. May pakinabang ng konti, ha? Pag naiihi ka, doon ka umihi. Oh, itong mga ito, wala tayong bilyon-bilyon ng... Isipin mo, yung pati yung monumento, no? Yung monumento kasi, nandito yung monumento ng mga bayani, no? Pwede ka raw umihi doon, eh, samantalang ipinagbabawal nga ho doon, eh, no? Pinagbabawal doon na magkalat at magdumi. Oh, ito pa. Ngayon ang nakukurakot, mga kaibigan, ilang buwan pa, wala pa rin ginagawa. Yan, bilyon-bilyon na rin nakukurakot, no? Eh, samantalang kung kayo po ay nakikinig, mga kababayan, yung paglilitis ni Madam Amy at saka ni Madam Cynthia Villar, no? Eh, maraming pera na hindi nagagastos, no? Ng mga DA secretary na ito tungkol po sa mga magsasaka. No, ito pa. Di pa natatapos ibulgar lahat ng COA, yung pong mga lahat ng katiwalian, pero halos lahat ng ahing... huli, no? Bakit ibinubulgar na ngayon ng COA yung mga katiwalian? Kasi nga, dito ngayon nakapokus, mga kababayan, si BBM sa mga executive secretary ng mga ahensya. Kaya ngayon sila ay nagkakagulong, no? Kaya nga kung mababalitan nyo, mga kababayan, ito yung mga raid dito, raid doon, no? Kahit na may mga papeles, yung mga nire-raid nila na mga imbakan po o bodega ng mga asukal, no? O ito pa. Siya, naglilisawa na ang mga katiwalian. Ano po? At bilang daw siya ay caretaker, gusto niya raw ulitin, ha? Ang... Marcos Administration's direction, yun daw direction, patungo sa aggressively pursuing programs. Ano nga programs? Wala nga programs eh, and projects. Anong projects? Ha? Corruption? Oh, natutugon sa social iniquities. Ayan, mga kababayan, no, ganun lang po manghuli
ng isang dilawan or bias or anti-Marcos, no, na mga angkor na ito, no? Ganun lang po kasimple, mga kababayan, no? Ito pa yung huli. Hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan. Oh, and further propel the country's progress post-pandemic. Mga kaibigan, oh, lahat ng lokohan na lang ito, eh. Salitaan na lang. Ayan, lokohan daw, salitaan na lang, no? Lumalabas dito, mga kababayan, yung lokohan at saka salitaan na lang sa kanya po bumabalik. No? Ganun lang po panghuli, mga kababayan, ng mga bias na mga reporter o radio announcer or anti-Marcos or mga TV anchor. Ano? Ito po, ano? Kasi nauso yung social media, salitaan na lang kayo, usap-usap na lang. Ayan, kung walang social media, eh wala. No? Hindi natin malalaman yung buong katotohanan. Mananatili po yung pandinig natin sa mga radio announcer na to. Ganun din, mga kababay, sa mga reporter o TV anchor, no? Mananatili lang po yung pakinig natin sa kanila, maniniwala tayo sa kanila. Pero kung hindi po tayo magko-content analyze, naku, mga kababayan, lalong lulubog ang Pilipinas. Ano, mga kababayan? Ito pa, baka meron pa. Pakinggan natin kung meron pa siya. Ganun ang patakbong ginagawa nila.